Mukhang tama yung ano ah. Mukhang may point yung nag-record ako. Yung Gnostic, ah? Gnosticism or Gnostic is a view, hindi siya religion. Okay? So, meron akong napanood sa documentary about yung paniniwala ni Christ, no? Yung view ni Christ. Yes, yun yung sinusunod na view ni Mary Magdalene. And ang favorite na disciple ni Jesus Christ is si Mary Magdalene nga. Okay? Pero nung binuo yung Bible, syempre, di pa buo nun, di ba? Ang Bible is Torah and New Testament, so kailan lang yung New Testament, so after the death of Christ. So yun, maraming writings and all. Ang pinili, no? Ang pinili ng is yung view ni Peter, no? Which is parang ad, no? Ang ginawa nila, bawal mag-asawa yung pare. Pero si Peter, may asawa, may anak. So, set aside natin yan. Kung titingnan natin mabuti, no, yung simple and plain na Jesus Christ. Okay. Love your brothers and sisters. Love your enemies. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Do not judge. And forgive. So, ano yung pinaka bigger picture nito? Ibig sabihin yung parang dito pumapasok yung totoo yung sa view, no? Hindi ko sabi religion or ito yung truth, no? Ito lang yung isa sa view na yung oneness. Ibig sabihin oneness. Pag sinabi na yung meaning ni Jesus Christ as he lived na pinapakita niya sa tao as an example kung paano tayo mabubuhay. In that way, parang bakit mo kailangan gawin yun? I-apply. Parang ang ibig sabihin lang nun yung pananonosis na iisa lang tayo lahat. So nag-manifest yung Diyos, no? His Spirit, parang sinabog niya sa atin lahat. Na nagkakahiwalay-hiwalay na lang tayo dahil sa body natin, sa physical body natin. So imagine nyo na wala yung physical body na natin. Totoo naman, di ba? Iisa lang yung spirit. Galing sa isa. At yung spirit na yan is naging tayo o nagmanifest universe o sanlibutan and all. So isn't that parang proof na sinasabi ni Jesus kung bakit, di ba, love your enemies. So sa point of view na literal na physical, no, na outer, na hindi spiritual, medyo hindi mo siya matadigest. Like, mahirap i-digest yung real Christian living. No? Doon tayo sa opposite. Kasi society natin is made up of ego and identity. No? Nagkaroon tayo ng boundaries and borders because of identity, religion, family, bansa, race, puti. So nagkaroon ng separation imbis na oneness na originally na naman talaga. Kung isipin mo ha, huwag tayo mag-stand sa physical, sa material, no? Kung isipin mo, nagkaroon na ng boundaries dahil sa paniniwala and identity na okay, ako Pilipino, ikaw. So kaya doon nag-away-away society. Pero yung message ni Jesus Christ, no? Hindi ka Quran believer, hindi ka Hindu believer, hindi ako Christian believer. Naniniwala tayo lahat na isa lang yung Diyos. Isa lang yung source. Siya ay tayo, siya ay lahat, hindi ba? Kaya sinasabi na yung other is ituring mo na ikaw. Hindi mo ituturing yung iba na iba. Okay, let's say, yung entity, yung brother mo o kaaway mo, isa lang kayo eh.
So may maaaring nagkahiwalay-hiwalay because of view, pananaw lang, or race, or dahil sa society, o paniniwala. Pero totoo, iisa lang tayo. No? So, yan ang tingnan mo. Kaya medyo alanganin yung ito, sinulat ng Bible to, sinulat na naman tao to. Sabihin ng isa, eh, wala sa Bible yan eh. Ito yung nakasulat dito eh. Sabihin naman ng Hindu. Ito paniniwala namin bago pa nagka-Bible. Ito na yung matagal na paniniwala. O, kaya sabihin naman ng Muslim, eh, ito yung sabi sa Quran. Ah, ito sabi sa Torah. Ito yung original. So, sino ngayon ang tama?